Para na rin yan sa abang natin sa floor line natin. Ayan na. Nagpanibago tayo nung full coating. Gawa nga yung tambak ito. Kasi may tendency na baka bumigay yung flooring natin. So para matibay, ginawa natin yan. Tapos inabangan na natin siya nung bakal na 10mm. Tapos sinit na natin siya sa 30 na spacing. Para hindi na tayo mahirapan. So papunta na tayo doon. Doon sa dulo. Yan. Tapos hinahabol natin yung isang poste doon para mabuhusan na rin. Pangabuhi TV halika, panoorin ang aming buhay, tara sumama. So ayan po mga kadigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome po ulit sa ating site. Ngayong araw mga kadigma, update muna tayo sa pang 33 days natin na gawa. So ayan, time check tayo. Ayan, 7:18. Ayan, titingnan natin ngayon, papakita natin sa inyo yung accomplishment ng mga kadigma natin sa isang araw. Saka yung mga natapos natin sa loob ng 32 days. Ayan, bali ito mga kadigma ngayon, papahukay natin ito. Itong area na to, papunta doon para magkaroon siya ng tie beam. Tapos papabaklas natin itong purma. Ayan, nabuhusan namin kahapon para mabuo na yung tie beam dito. Tsaka baklasin natin yung dalawang puste na yan. Yan na may buhos na rin yung kahapon. Papabaklas natin. Ayan, more on baklas tayo ngayon kasi itin natin kahapon to na matapos tong area na to para kapag-asintada na tayo. So mag-start na rin yung sisibiliing natin kasi andyan na yung lublocks natin mga kadigma. So ito, para yung hukay doon, matapon natin dito. Ayan, medyo matagal yung gawa natin ngayon kasi gawang malalalim yung hukay. Ayan, so dito, dalawa pa tayong poste rito. Ayan, inisa na lang natin yung pundasyon mga kadigma. Pero sa plano to, makiwalay sila. Pero nung sa actual na kasi, masyado nang maliit yung pagitan niya. So, dinalawa na lang natin, isang sa dalawang poste. Inisa na lang natin yung pundasyon nila para mas matibay. So mag-start na rin nung as it's belaying. Bali diniliver kahapon to. Itong as it's be natin. So matibay to, 500 piece ay ito mga kadigma. Itong as it's be natin. 500 piece ay siya. So okay na rin yung mga tie beam natin dito lahat. Yan. Antabayan na lang, mag-asintada tayo dito hanggang floor line lang. Tapos lalagyan natin ang panibagong puting niya, yung wall puting niya para matibay kasi kung maaalala nyo sa mga vlog natin, mataas ang tamak natin dito. So kailangan magkaroon tayo ng panibagong naka-tie beam ng floor line natin at mag-aabang tayo ng bakal para matibay sa pag-flooring natin mga kadigma. So yan, stay put lang po muna kayo. Update ko kayo ulit mamaya kung ano mga tapos ng mga kadigma natin. Okay.
ito na. So ayan mga katigma, nagpabos tayo nung wall putting natin para na rin yan sa abang natin sa floor line natin. Ayan na, so nagpanibago tayo nung wall putting, gawa nga yung tambak ito kasi may tendency na baka bumigay yung flooring natin. So para matibay ginawa natin yan, tapos inabangan na natin siya nung bakal na 10mm, tapos sinit na natin siya sa 30 na spacing para hindi na tayo mahirapan. So papunta na tayo doon, doon sa dulo. Yan. Tapos hinahabol natin yung isang poste doon para mabuhusan na rin. So ito okay na rin. Pag-tamper na lang natin yung gravel beading natin para bukas ng umaga magsisit up tayo nung parilya at saka yung poste natin, yung dalawang poste natin dyan. Yan. So naka slant kasi itong bahay dito, mabubuo na natin itong isang bahay, tapos ang gawing na rin yung kabila. Yan. Bukas ito, palalagyan na natin ng tie beam para maklear na natin itong area, mabuhusan natin. Yan, tinatanggal ni Ricky yung lupa para malatagan ng bakal bukas, para at least kung mabuhusan na ito kahit papano mapantay natin yung lupa para hindi mahirap. So dito, mapamalala ninyo, medyo mahirap maggalaw pa rito dati, so pinantay na namin para at least makagalaw tayo ng maayos. So medyo maging maayos yung accomplishment natin ngayong linggo kasi sits billing na tayo. So bukas yan, tataas na natin yan, mag start tayo dito nung panibago na asintada, diretso na dun lalagyan na rin natin ng wall putting na bago. Yan. So yung spacing nung dowels natin 40. Yan, nilagyan na lang natin nung panibagong C-bar. Yan, para kapitan nung bakal natin sa turing. Yan, baka sabihin nung iba, masyadong magastos yung ginawa natin. Panigurado lang po yan para hindi bumigay yung flooring natin mga kadugma. Mas magandang pang lifetime yung gawin natin kaysa sa pang madalian. Pag nagkasira, tayo din ang masasira sa
kliyente natin. So yan, sigurado tayo dyan na hindi magsasag yung flooring natin. Kasi ang taas ng tambak natin mga katigma, bali tatlong patong na low blocks, 60. Yan. So update ko na lang kayo mamaya kung mabuhusan na to. So inahabol namin, time check natin, 4:33. Yan, 4:33 mga katigma. So ayun po mga kadigma, bubuwasan na namin yung isang poste doon para bukas okay na. Ayan, apat po na bagyong laman yan. Time check tayo ulit, 5:07 na. Ayan, 5:07 na. So tamang tama yan, pag natapos nila okay na tayo. So papahingayin na natin sila kasi medyo marami yung ibuwasan natin ngayon. So tatapusin na ho natin itong video bago tayo maghiwalay. Papasalamat po muna tayo ulit sa ating mga solid viewers at sa ating mga subscribers na wala sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At sa mga bago pa lang po na napadpad at tinapos itong video, maraming salamat po sa inyo. So yan na po muna ngayon mga kadigma. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.